Basically, parang inamin na nga ni Oda na si Kizaru ang tumulong kay Luffy sa naging laban sa Egghead Island. Malalaman nga rin natin ang backstory ni Admiral Fujitora at Green Bull at marami pa nga mga impormasyon dito sa SBS Volume 110. So syempre, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at like ang video to bilang suporta sa ating channel. Ang unang ang tanong ay ang patungkol sa batang si Yamato. Kinain nga raw nito ang Devil Fruit dahil sa gutom, kaya tinanong nga kay Oda kung ano bang itsura ni Yamato nung bata pa siya sa beast form at hybrid form niya sa Devil Fruit na yan. At rinowing nga mismo mga tol ni Oda si Yamato nung bata pa siya sa transformation niya. Ang cute nga dyan ni Yamato mga tol, same nga lang din yan dun sa itsura ng transformation niya ngayon. At pinabata nga lang ni Oda yung itsura niya. Ang sumunod naman ay patungkol sa Long Arm Tribe at sa siko ng mga ito. Meron nga raw dalawang siko ang mga ito, kaya tinanong nga kay Oda kung meron bang pangalan ang bawat siko na yon. Sumagot nga ng oo si Oda, yung siko nga raw na malapit sa kamay ay tinatawag na Friend Elbow, at yung siko naman daw na malapit sa balikat ay tinatawag na Love Elbow. At parang nararepresent nga raw nito yung emotional distance between sa isang Long Arm Tribe at sa taong malapit nga sa kanya. Ito naman ang matindi mga tol ang nangyari kay Luffy sa naging laban niya sa Egghead Island. Ay, sa chapter 1103 si Luffy nga raw ay talagang gutom na gutom at hindi makagalaw, pero sa chapter 1106 ay bigla na nga lang daw itong nabusog, kaya sino ba raw ang nagbigay ng pagkain kay Luffy? Sagot nga ni Oda mga tol, sa chapter 1103 nga raw ay talagang humihingi ng pagkain si Luffy, kaya sino ba raw talaga ang nagbigay ng pagkain na yun kay Luffy? Yun ba raw ay si Sanji o si Franky na malapit nga kay Luffy nung mga time na yon, at si Kizaru at si Sentomaru nga rin daw ay malapit din doon. Kaya kung sino man daw ang gumawa nun ay talagang hindi na expose, dahil ang ginawa nga raw na yun ay nangyari sa speed of light. At basically hindi nga raw yun makikita sa naked eye, kaya hindi nga raw alam ni Oda kung sino ba raw ang gumawa ng speed of light action na yun. So speaking of speed of light mga tol, alam na nga natin na yun nga walang iba kundi si Kizaru. Siya nga ang pinakamabilis na karakter sa kwento at talagang literal na liwanag nga yung kapangyarihan niya. At dahil dun mukhang talagang gusto nga ni Kizaru na mapigilan sila ni Luffy, at syempre para nga yun kay Dr. Vegapunk na kaibigan niya. Kasunod naman mga tol, patungkol sa mga sword member, at ang tanong nga kay Oda yung mga edad at profile ng mga sword, at kung si Drake ba raw kasabayan o parehong year class ni Kujako at ni Prince Grus. At ang sinagot nga ni Oda yung patungkol sa height at edad ng mga ito, dahil sa yung more detailed information nga raw nakasulat na sa Vibre Card. Syempre gusto nga ni Oda na bilhin ng mga fan ang Vibre Card, dahil syempre sa mas better nga yung mga information na nakasulat doon. At eto na nga mga tol yung age and height ng mga sword member. Si X-Drake nga 33 years old at nasa 233 cm ang height. Si Kobe naman ay 18 at nasa 167 ang height. So halos magkasing tangkad nga kami ni Kobe. Si Kujako naman 26 years old at nasa 180 cm ang height. Si Hibari nga Daisy pa 17 mga tol at 165 cm nga yung height niya. Si Prince Grus naman 29 years old at 200 cm yung height niya. Habang si Helmepo naman 22 years old at nasa 179 cm yung height niya. Patungkol naman sa class year, junior nga raw na X-Drake si Kujako at Prince Grus. Pero yung relasyon nga raw nila talagang parang magkabatch na sila. Tinanong na nga rin daw ng marami si Oda kung prinsipe ba si Prince Grus. Ang sagot nga hindi mga tol, at mayaman nga lang daw talaga yung si Prince Grus. Sunod naman mga tol patungkol kay Jinbei at ano ba raw ang itsura nito matapos ang 20 at 40 years. Sagot nga raw ni Oda ngayon si Jinbei nasa 46 years old, kaya tignan nga raw kung anong mangyayari kay Jinbei sa 60s at 80s niya. At nagdrawing nga mga tol ng dalawang alternative future si Oda mga tol para kay Jinbei. Ang una nga ang masasabi natin talagang ugaling-ugali ni Jinbei at talagang parehong-pareho sa itsura niya. Sa 60 nga sinabi niya na tama na nga raw huwag nang habulin dahil lahat naman daw sila ay equal. At sa 80 naman sinabi niya na talagang nag-grown nga raw ito. So yan nga yung future ni Jinbei na talagang mabait nga siya, at yan nga talaga yung ugali ni Jinbei ngayon. Pero eto naman yung alternative future niya kung saan sa 60 niya nga sinabi niyang papatayin niya lahat ng mga tao. At sa 80 naman sinabi niyang dadalhin niya nga raw ito sa pinakailalim ng dagat. So talagang ibang-iba nga yung itsura dyan ni Jinbei mga tol, at talagang mukha na nga siyang bilan. At I don't think na ganyan yung magiging future ni Jinbei dahil sa hindi naman siya pareho ni Arlong. Eto naman mga tol yung patungkol sa damit ni Luffy pag nagtatransform nga siya sa Giant. Sa chapter 1045 nga raw nagtransform si Luffy sa technique niyang Gomu Gomu no Giant. At papaano
nung yung damit nga raw at chinelas ni Luffy naging giant din. At eto nga mga tol, yung nakakatawang sagot ni Oda. Dahil pag nasira nga raw yung damit ni Luffy sa pagiging giant niya, ilalabas daw ang edits nito. Tama naman mga tol, si Oda censored nga yun pag nagkataon. Pero syempre kung iisipin nga natin, naka-awakening nga si Luffy. Naapektuhan niya nga yung paligid niya tulad ng mga lupa at siguradong kasama na nga ron syempre yung damit niya. Kaya syempre lumalaki nga rin ito kasama ni Luffy. Sunod naman mga tol, patungkol sa mga Five Elder at sa napaka-eleganteng suit ng mga ito. Merong baraw shop sa Marillo at sabihin nga rin daw ang patungkol sa designer ng mga damit na yon. Sagot nga ni Oda, ang pangalan nga ron ng designer Nyonya Armani. Specialist nga ron ito sa paggawa ng mga damit na yon na mula nga sa Nanagutsu Kingdom sa East Blue. At ito nga ang matindi mga tol, dahil tanging mga Gorosei nga lang daw ang pwedeng magsuot ng mga special clothes na gawa niya. Ito naman mga tol, yung patungkol sa siyam na Vice Admiral na kasama sa Buster Call sa Egghead Island. Meron nga raw Vice Admiral doon na kamukha ng Rear Admiral na si Kader na nakita nga raw natin sa Fishman Island Art. Napromote ba raw ito at sabihin nga rin daw ang profile ng iba pang mga Vice Admiral. Sagot nga ni Oda, mukhang ang tinudukoy nga raw nito si Hound. May hawig nga talaga mga tol dahil sa talagang pareho nga silang may salamin. Pero sagot nga ni Oda, talagang totoong magkamukha nga raw ang dalawa. Pero magkaibang tao nga raw ito, kaya pasensya na nga raw sa rough sketch niya. At ito na nga mga tol, yung profile ng mga Vice Admiral except syempre kay Doberman na na-introduce na nga dati. Si Vice Admiral Pomsky, nakakain nga raw ito ng Rakuraku Nomi o Utterfruit, kaya naging isang sea otter human nga raw ito. At napakalakas nga raw ng ataking ginagawa ng Vice Admiral gamit ang sandata niyang may seashell. Si Vice Admiral Dal naman daw isang martial artist na merong rock and roll soul. Si Vice Admiral Tosa naman daw kayang kumagat gamit ang kamay niya at tinatawag nga raw itong Earth TP style user. At yung Tosa nga raw nagmula sa isang Japanese fighting dog breed. Si Vice Admiral Urban naman daw nakakain ng Chuchuchuchu Nomi o Kanon Fruit. Isang araw itong artillery human at yung ulo niya nga kayang maging isang kanon. Si Vice Admiral Bluegrass naman daw nakakain ng Nori Nori Nomi o Ride Ride Fruit. Nagiging human pilot nga raw ito at kaya niyang gawing sasakyan yung mga living things o object within hockey range niya. At parang isang nakakatandang babaeng kapatid nga raw ito para sa great staff officer na si Suru. Si Vice Admiral naman daw nakakain ng Inu Inu Nomi Model Hound at isang araw yung Ryuken o Hunting Dog. At pareho nga raw ang class year nito o kabatch niya si Smoker. Si Vice Admiral Red King naman daw sumusuntok gamit ang kanyang steam engine powered right knuckle, habang si Vice Admiral Guillotine naman daw yung blade nga raw sa ulo nito naihahagis na parang boomerang. So hindi pala simpleng buhok yun mga tol, kundi isang napakatalas na sandata niya ngayon. Ito naman mga tol, yung huling tanong patungkol sa dalawang bagong admiral na si Fujitora at Green Bull. At ano nga raw ang trabaho ng dalawa bago naging admiral ang mga ito? Sagot nga ni Oda, naging in charge nga raw ang dalawa sa Defense Affiliated Nation ng World Government. Ang system nga raw tinatawag na World Military Draft at talagang pinili nga raw ang dalawa para maging marine. Si Ryukubyo nga nagmula sa South Blue, isang araw siyang police officer sa Taya Kingdom, pero nagkaroon nga raw siya ng isang malaking insidente sa isang babae. So hindi nga sinabi mga tol kung anong ginawa ni Aramaki sa babae, pero talagang nakulong nga raw ito. Pero dahil nga raw sa nagtataglay ito ng hindi kapanipaniwalang lakas, naabot nito ang World Government. At dahil dun, nadrop nga siya sa Marines at nagkaroon pa ng immediate special promotion sa pagiging isang admiral. So grabe mga tol, ang background na ito ni Green Bull, at base nga dyan, mukhang hindi nga talaga siya mabuting tao. Meron nga siyang naging isang kaso sa isang babae at siguradong malala nga yun dahil sa nakulong nga siya. Pero kahit na nga ganun, pinalaya nga siya ng World Government, ginawang Marines at prenumote agad-agad sa pagiging isang admiral. So nagbase nga lang talaga mga tol ang World Government sa lakas nitong si Green Bull. Si Fujitora naman daw mga tol, nagmula sa West Blue. Lulungaraw ito sa sugal sa Twin Snake Island. At yung pinagtatrabahuan nga raw ni Fujitora bilang isang bodyguard, binili ng World Government. Naging defense military chief nga rin daw ito sa Adi Kingdom na nag-e-exist dati sa Grand Line. Pero talagang nawasak nga raw ang kaharian na yun dahil sa gera. Naging isang war criminal nga raw si Fujitora at nalaman nga raw yun ang World Government. Hindi na nga sinabi, pero yun na nga rin siguro mga tol yung dahilan kung bakit drain up ng World Government si Fujitora. At yun nga, in terms of lakas bilang isang admiral, talagang wala nga rin tayong masasabi sa dalawa. Napakatindi nga ng Devil Fruit ability ng dalawang admiral na yan. Yun nga lang, si Fujitora nga mukhang hindi sang-ayon sa sistema
sistema ng world government. At nakita nga natin sa Marijo na naglaban nga mismo ang dalawang admiral na to. Anyway, yan nga lang muna mga tol ang nilalaman ng SBS Volume 110. At syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!